Gusto mo bang manalo ng original Adidas basketball shoes? Nasa bandang huli ang video. Yo mga idol, welcome back sa ating channel. Pero bago natin umpisaan ang video ay disclaimer muna. Sa videong ito ay hindi po nanggaling sa akin ang mga sasabihin ko sa mga susunod na ipapakita ko. Ang mga bagay na inyong mapapanood ay base lamang sa aking nakita, nabasa at napanood sa internet patungkol sa apat na maaring maging problema ng Lakers. Kaya simulan na natin. Ang pagkuha kay Westbrook ay masasabing nasolve na ang malaking problema ng Lakers. Ngunit sa ilan ay naniniwala na ito daw ay gumawa pa ng panibagong problema. At sa iba naman sinasabi, ang pagdating ni Westbrook sa Lakers ay nangangamoy championship na. Pero ayon sa eksperto, nagdulot na naman daw ng panibagong alalahanin ang pagdating ni Russell Westbrook sa Lakers. Nagkaroon daw ang Lakers ng apat na alalahanin o problema. Una, matanda na daw masyado ang lineup ng Lakers. Ito mga idol ay nagawang ko ng video sa mga nakasubaybay sa istorya dito sa ating channel. Na-elaborate ko na ang mga bagay na ito. Nag-react pa nga dito sa bagay na ito si LeBron James. Nag-post siya sa social media pero binura ka agad niya ang mensahe niya sa mga haters at hindi naniniwala sa kanilang kakayahan. Pero hindi naman talaga maikakaila na may edad na ang karamihan sa kanila. At sa oras na maglaro na sila, gagawa sila ng history bilang isa sa pinakamatatandang lineup sa kasaysayan ng NBA. At kung titingnan naman sa good side ang matatandang sinasabi nila o may edad, alam naman natin na mas lamang na sila sa experience. Kumbaga, alam na nila ang gagawin nila sa oras ng crunch time kumpara naman sa mga rookie o bagito. Sa ngayon mga kaboltok, si Carmelo Anthony ang pinakamatanda sa Lakers sa edad na 37. At may dahilan si Rob Pelinka kung bakit niya kinuha si Carmelo Anthony. Pangalawang dahilan, ang Lakers ay masyadong lumiit ang lineup dahil sa pagkawala ni Kyle Kuzma, isang 6'10", KCP 6'5", at Montrezl Harrell, isang 6'7". Pero dahil sa pagkawala nilang tatlo, kumuha o pinalitan sila ng mga bata, si Kendrick Nunn 6'2", Kent Bazemore 6'4", si Malik Monk 6'3". Silang tatlo ay hindi hamak na mas maliit kaysa sa nawala sa kanila at ang malaking problema kapag binantayan na nila ang mas malaking guwardiya kaysa sa kanila gaya ni Luka Doncic 6'7", Ben Simmons 6'11" ay tiyak nakakainin lamang ang mga guwardiya ng Lakers. Isinaalang-alang naman ni Rob Pelinka ang outside shooting pati na ang skills nila sa pagdepensa. Mahuhusay naman talaga ang mga yan pero dahil sa pagkuha ng kapalit, ang lack of size ay nawala. Kaya masasabing panibagong problema ang haharapin daw ng Lakers. Pangatlo, matanda na daw ang best defender ng Lakers. Para mas madali nating maintindihan mga kaboltok, ang isa sa susi ng Bucks sa kanilang championship ngayon ay itong si PJ Tucker. Siya ang best defender nila maliban kay Giannis. Si PJ Tucker ay 3-and-D guy. Sa Phoenix Suns naman ay si Jay Crowder. Taga-depensa sila sa pinaka-ace player na kalaban at shooter naman sa opensa. Parang si Andre Iguodala noong nasa GSW pa siya. Pero ngayon ay bumalik ulit sa GSW 1-year deal, 2.6 million. At malamang ang trabaho niya dati na walang ginawa kung hindi ang dumipensa sa ace player ng kalaban at mamulot lamang ng basura sa ilalim at minsan tumira sa labas para sa opensa ay gagawin ulit niya doon. Pero sa kasalukuyang lineup ng Lakers ngayon ay may edad na daw ang best defender nila. Ito ay si Trevor Ariza. At isa pa, bihira siyang ginamit sa Miami Heat. Kaya hindi nakita ang totoong laruan ni Trevor Ariza pero siguro ngayon ay magagamit na siya ng gusto sa Lakers. Pang-apat, nakakaharapin na problema ng Lakers sa kanilang bagong lineup, ang West ay lumakas na. Pero
Bago nila tumbukin ang NBA Finals, dapat muna silang manalo sa Western Conference. At ang West ngayon ay sadyang lumakas na. Ang GSW ay healthy na at naghahanda ng bumalik si Klay Thompson. Ang Utah Jazz ay ganon din naman at naibalik na nila si Mike Conley. Ang Denver Nuggets ay healthy na rin dahil kay Jamal Murray. Ganon din naman ang LA Clippers. Pumasok na ang bagong kontrata ni Kawhi Leonard. Isama na rin ang Phoenix na malamang ay rumes back. Hindi katulad last season, puro may injury sa West maliban sa Phoenix. Ngayon ay makikita natin na ang mga nasabing teams ay pahihirapan ang Lakers. Kaya isa ito sa apat na problema na maaaring harapin ng Lakers. Yon mga idol, may dahilan kung bakit ginawa ito ni Rob Pelinka. Ang pagbuwag niya at pagkuha ng mga mapapagkatiwalaang manlalaro, may dahilan kung bakit ganito ang kanyang ginawa. At ibang iba na ang forma ng Lakers. Kung dati, post up play para kay Davis, atake sa depensa para kay LeBron, kick out sa shooter pag traffic sa loob. Yan ang madalas na opensa ng Lakers ngayon. Dahil sa panibagong lineup ng Lakers, dahil sa ibang klase na ang mga player nila. Ayon sa eksperto, madalas na nating makikita ang transition offense ng Lakers. Mula sa rebound ni Howard o ni Davis, mapupunta ang bola kay Westbrook o kaya kay LeBron. Transition offense na kaagad para sa Lakers. Ang transition mga kaboltok, ito yung klase ng play na mabilis sa paglipat ng bola. Parang ginawa na ito dati ng GSW at ito daw ay magagawa na ngayon sa Lakers. Puro mga veterano, lumiit at tumanda. Sa huli, mapapatunayan pa rin naman na mali ang sinasabi ng iba. Kailangang patunayan na ang Big 3 nila ngayon ay may tsansa na manalo at least sa Western Conference muna, saka tayo maghintay sa NBA Finals. Yo mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Maging updated sa sports news dito sa Basket Ball Talk. Mag-subscribe na, paki-like ang video ito para sa suporta at manalo ng premyo. Keep safe mga idol. Yo, para sa ating road to 500,000 subscribers giveaway, 5 sapatos ang ating ibibigay. Brand new Adidas shoes. Sa sandaling makuha natin ang 500,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang 4 na mechanics. Una, mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo ang notification bell. Manood palagi sa ating channel sa biglang announcement ng mananalo. At i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ganun lamang kadali mga ka-ball talk at kung may katanungan ka, pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye.